6 na gabi ng Darna. Nasaksihan ni Ding sa telebisyon ang babaeng lumilipad at sinabi niya ito kay Lola Roberta. Ito ay tungkol kay Darna. Sa rescue area naman ay nag-aalala si Brian kay Narda. Pumunta si Regina para maglagay ng dagdag tulong. At inahanap naman ng reporter si Mayor Zaldi dahil hindi ito tumutulong at sinisisi si tinayong nilang bagong gusali na gumuho dahil sa lindol. Sa bahay ay patuloy pa rin nag-aalala sila Ding at Lola Roberta. At lumapag na si Darna at nagtago sa isang silid para magbago ng anyo. Pero hindi niya alam kung paano siya babalik bilang Narda. At di sinasadyang napanggit niya ang kanyang pangalan. At bumalik siya sa pagiging normal. Biglang dating ni Regina at nakita siya at nagulat. Anong ginagawa mo dyan, Narda? Sabay yaya niya kay Narda pabalik sa rescue area. Bumalik si Narda sa rescue area at tinanong siya ni Brian kung saan siya nagpunta na may pag-aalala. Patuloy pa rin si Lolo Rolando sa pagsisiyasat. Naalala ni Lolo Rolando ang mga pangyayari sa pagsabog sa minahan. At sinabi niyang ginambanal na nila ang dating nananahimik. Patuloy niyang pinag-aralan ang ilang mga bahagi sa magpagsabog sa minahan. Hinatid na ni Brian si Narda na inaabangan ng kanilang mga kaibigan at proud sila kay Narda sa ginawa na itong pagtulong sa rescue mission. Kinaumagahan naman sa pagkainan ay napag-usapan nila Lola Roberta ang patuloy ng mga evacuees ng mga tao na insala sa pagguho dahil sa lindol. At siningat ni Ding ang kwento tungkol sa babaeng lumilipad. Pinasalamatan ni Narda ang bato, ngunit itinabi niyang muli ang bato dahil hindi niya kayang responsibilidad bilang isang Darna. Patuloy ang pagtulong ni Narda sa evacuation center. Sabay dumating si Mayor at nagbigay ng ayuda sa mga nasalanta. At pinakilala ni Mayor ang anak niyang si Noah. Sinusulya pa ni Noah si Narda. Sabay bulong naman ni Mayor Rosaldi kay Noah na tumulong ka naman. Sa kabilang pangyayari ay may dumating na tatlong lalaking barumbado at napagkamalan si Ding na kanilang kaaway. Sisimula na sana ng tatlong lalaking barumbado ang pambubugbog kay Ding. Ngunit dumating ang isang misteryosong lalaking na nagpakilala si Master Claudio. Siya yung lalaking misteryoso lagi nagmamatsyag kay Narda. Nag-usap muli si Regina at Brian tungkol sa lalaking nawawala na pinapahanap niya. Ito pala yung engineer sa gumuhong gusali. At may buntis na naghahanap sa asawa niyang nawawala gunang nakakaraan. Ang buntis ay pumunta sa evacuation center para hanapin ang kanyang nawawalang asawa at nakuusap niya si Narda. Samantalang binigyan ni Narda ng atensyong medikal ang buntis. Sa bahay naman nila Regina ay may kausap siyang isang lalaking kaibigan at dito inamin niya na may pagtingin siya kay Brian. May isa namang lalaki sa di kalayuan ang nagmamasid kanila Narda at sa buntis. Ang lalaki ay may kakaibang kamay na nagkukulay berde pag gumagalaw at di niya makontrol ito. At sumasabay ang galaw ng kanyang kamay sa pagdating ng lindol. Nakita siya ni Narda sa kalayuan. Nang napansin ng lalaki na nakita siya ni Narda ay bigla na lamang itong umalis at biglang nagtago sa kung saan. Abangan ang mga susunod na pangyayari sa Narda. Manatiling manood at makinig. Maraming salamat po.